What is up mga boards? Ako nga pala si Nau po at ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano nga ba mag-transfer ng inyong mga NFT avatar sa Pixels from your MetaMask wallet to your Ronin wallet. You heard it right mga boards. Maaari nyo nang i-transfer ang inyong mga NFT avatar sa Ronin wallet dahil kamakailan lang ay nagkaroon ng update si Ronin na kung saan ay tumatanggap na ito ng Ethereum at Polygon Network. At dahil nga sa update na ito ay hindi na ako mag-aalinlangan na mag-disconnect ng aking secondary wallet sa Pixels at magagamit ko pa rin ang aking mga NFT avatar kapag na-i-transfer ko na ito sa Ronin wallet. At kaya naman balak ko na i-disconnect ang aking secondary wallet ay may plano ako mag-rent ng NFT land sa Lootrush. At ang Lootrush wallet ko ang i-coconnect ko sa aking secondary wallet sa Pixels. Ang pag-rent ng land ay gagawan ko ng separate video. Kaya kung gusto mo maging updated sa aking channel, ay pindutin lang ang mga button na ito. Ngayon ay dumiretso na tayo sa ating main topic at i-transfer na natin ang ating mga NFT avatar sa Ronin wallet. Let's go! Mga NFT avatar, ayan. So, dalawa dito na sa Ethereum. Itong aking farmhands at saka itong barn house. Mamaya itatransfer natin yan. Magsasample muna tayo sa Polygon Network itong mga ito. So, subukan muna natin try itong 4154. Ito yung ginagamit natin mismo. Ito yung 4154. So, makikita natin yan. Nandito rin yan sa MetaMask natin. Ayan, tatlo yung memo natin. Yung isa dyan. So, ito yung mga nasa Polygon Network nating Polygon Network nating mga NFT avatar. Tapos dito naman sa Ethereum. So ang ito-transfer natin dyan na yung barn house tsaka itong farmhands. So yan. Kasi i-disconnect ko lang itong wallet ko na to. Ngayon pakita ko yung Ronin wallet ko sa inyo. So wala naman itong NFT avatar. NFT. Meron pala yung kay Geos. Ito kung may aksi ka. Tsaka Kaidro, ito yung Kaidro Journal. At yan, yung mga guild shard natin. So, yan yung mga NFT na nandito sa ating Ronin. Ayan. So, okay. Ngayon gagawin natin, copy lang natin to. Make sure pala natin na i-open yung network. Punta tayo sa settings. Ayan. Sa akin, ina-open ko na active na yung networks na Polygon at yung Ethereum. So, i-check mo lang yan. Pero kung meron ka pang ibang gustong gamitin. Ayan. So, naka-open na mga boards. Ayan. Tapos, balik tayo sa home. Copy natin yung address. And then, pupunta lang tayo sa MetaMask. Tapos, ayan. Sesend natin siya. No? So, unahin natin yung Polygon Network. No? Para masubukan natin. So, 4154. Nasaan ba yun? Naku, hindi natin makikita dito. 4154. So, ito, 4154. Send lang natin. Tapos, paste natin yung address ng ating Ronin Network. Ayan. So, makikita natin yung gas fee. No? So, ang maganda dito, pag nasa Matic siya or nasa Polygon Network, napakaliit lang ng gas fee. Ayan. So, 0.12 pesos lang. 1 centavo lang. Okay, send lang natin. Ayan. And then confirm natin yung gas fee. So make sure na may Matic ka no sa yung Ronin sa yung MetaMask wallet. Ayun, confirmed na. So, confirmed na. Check natin sa Ronin wallet natin. No? So, magre-reflect agad. NFT. So, ayun na yung memo natin mga boards. Nandun agad. Napaka-basic. Binasa na agad siya. No? So, ngayon, malalaman natin yan. So, kasi nakakonnect pa yung wallet ko na to mga boards. No? So, i-disconnect natin yan. Tapos, pakita ko na lang sa inyo pagkatapos natin i-disconnect mga boards. Yan. Sunod naman natin i-transfer yung ating barn house mga boards. No? So, ating barn house NFT. So, balik ulit tayo dito sa MetaMask. Pagkatapos,
Punta tayo sa Ethereum network na ating wallet, NFT. Tapos yung warehouse, ito mga boards, yan. So, send lang natin ulit. And then, i-paste natin ulit yung address. Ayan mga boards. Dito, check natin yung gas fee. Medyo malaki yata ang gas fee ng ayun, kita nyo mga boards, nasa 96 pesos. No? Sobrang kati ng gas fee, no? Pagka sa Ethereum network, mga boards. So, grabe. So, ayan, 96 pesos. Wala tayong magagawa dyan. Talaga, laki ng gas fee niya. So, okay, send na natin. Ayan, sending. Ayun, confirmed na, no? So, i-check naman uli natin sa Ronin wallet natin. At kumawala ng ating burnouts. Yan. NFT, tapos, okay, Mimo. Well, ayun yung burnouts, andito na, mga words. At yun, kita yung picture niya, no? So, pag Ethereum network, kita agad yung picture, no? So, ganun lang mga words, no? So, mamaya, disconnect natin to sa dashboard natin. Makikita nyo naman na nakakonnect yung ating MetaMask wallet dyan. Dito sa wallets. So, ito yun. Yung 1075. Ito yung ating wallet. So, ayan. 8075. Sorry. Ayan. Tapos, ito yung Ronin natin na ginagamit naman. So, ito yun. 3373. So, ngayon, i-disconnect na natin ito kasi plano natin mag-rent ng land. So, try na natin i-disconnect mga boards. Ayan. So, take note nga pala pag i-disconnect mga boards ang inyong wallet, no? Na secondary wallet ay mag-re-render siya ng 365 days mga boards. So, wala. Wala tayong no choice kasi plano natin mag-rent ng land. So, ang kagandahan nga doon sa Ronin Network, pwede nating ilipat sa Ronin, sa main wallet natin sa Ronin, no, yung mga NFT avatar para magamit pa rin natin yung ating mga NFT avatar from Ethereum network at Polygon network. Yun, so dahil sa update ng Ronin, itayin nyo na natin mga words. Okay, wala na yung secondary wallet natin. Check natin ha kung nandyan pa yung avatar, pero may cooldown. Okay, so ito pa yung gamit natin kasi may cooldown yan dito mga boards, makikita nyo. Ayan, may cooldown yan dito. So after 3 hours mga boards, mamaya alas 6. Or mamaya balikan ko kayo after 3 hours para makita nyo na nawala na yung mga ibang avatar natin. Yan, maliban dito sa sined natin itong 4154 at itong burnouts na 1774. So ayan. We're back mga boards. So, ito makikita natin. Ito pa rin yung avatar na gamit natin, ano. So, check natin yung NFT avatar natin dito sa player, tas NFT avatar. So, ayun mga boards, ano. Ito na lang yung NFT avatar ko, ano. Since ito lang yung transfer ko sa Ronin, tong burnouts, tsaka itong 4154, which is yung Mimo. Yun na lang yung ating makikita ngayon. Ito na lang yung avatar natin. Bukod dito sa Kaidro Journal at saka yung kay Jihos kasi may aksi tayo sa Ronin. So, ayun lang yung mga nasa Ronin natin ngayon. So, ayun mga boards. I-transfer na natin. So, successful naman. Okay naman na siya. Kaso nga lang, yung ibang NFT avatar natin, i-transfer na lang natin on the next few hours siguro. Kasi, confirm naman. Ayun, pwede mo magamit. So dito mga boards, itatry kong mag-transfer ng Kitty Ino, no, kung papasok. So dahil pinakamamahal natin Kitty Ino mga boards, ayan, isusugal ko na yung aking gas fee. Since nakita ko parang mura lang din naman yung gas fee ngayon dito. Ayan, nasa around 60 pesos lang mga boards.
So, itatry natin yan. Experimenting na lang din yan. Ano? Yan. Itay natin yung gas fee. Tapos confirm natin. So, pasensya na hindi ko na na-record yung ano, putol yung recording pala kanina. Okay, confirm na natin. Tapos, waiting. Pending. Ayun mga boards, pumasok ano. So, saan na pumasok nga sa Ronin wallet? So, check natin. Ayan. Oop, ayun. Nakikita nyo ba yun mga boards? Oh. Binasa mga boards. So, possible yan mga boards. Papasok yan. So, ayan. Tingnan natin maya maya. Kasi no, Kitty Inu. Nakalagay. Nabasa na siya mga boards. Check natin sa ating pixels. So, siguro may cooldown pa to mga boards. Ayan, mga 1 hour pa mahigit mga boards. So, balikan ko uli kayo mga boards. Tapos, tingnan natin kung pumasok yung Kitty Inu. Since siya ay token, hindi siya NFT profile picture. Ganun. Sige, balikan ko kayo mga boards. So, moment of truth mga boards. Check natin. NFT avatar. Ayun. Tignan mo mga boards, let's go. So, Kitty are back. Kitty Inu are back mga boards sa Ronin wallet. So, confirm naman mga boards. Check mo. So, ayan, confirm, pumasok no. So, ayan, naka-hide lang yung value pero 1 token lang naman sinend natin diyan mga boards. So, ayun. Malaya natin magagamit lahat ng NFT avatar natin mga boards. Confirm. So, ayun lang mga boards. Salamat. Sana i-like yung video. I-share nyo sa mga kaibigan nyo para makatulong din sa iba. No? At yung mga hindi pa nakapag-subscribe, baka naman, subscribes. Yan. Salamat mga boards. Peace out.